Maraming naging interested sa video na to, so for today's video, bibigyan ko kayo ng information and what you need to know about different projects of APEC Homes. But since marami tayong locations under APEC Homes, mag-upload ako ng video per location, per project. And for today's video, mag-focus po muna tayo sa project na malapit sa New Clark City, which is si Brentwood Residences. Located ito sa Barangay Dolores, Kakasterlak, which is 5 minutes away from Capas Junction. Malapit ka rin sa Pure Gold, Walter Mark, and MacArthur Highway. Meron ka rin easy access sa expressway, plus one ride away to New Clark City. Sa katunayan, napakalaki ng project na to. Meron na nga tong phase 2. Naging affordable siya dahil ang mga bahay dito ay pre-selling at bare type. Meaning, mas magiging mababa ang monthly amortization mo sa mga ganitong klase ng bahay. At dahil mababa ang monthly amortization, syempre mababa din ang required salary. Meron tayong dalawang klase ng bahay dito. Una, yung townhouse 33 or 33 square meters na bahay. Pasok ito sa mga minimum wage earners na sumasahod ng 11,000 per month. At meron din tayong regular townhouse or townhouse 44 na 44 square meters ang floor area para naman sa mga regular income earners or sumasahod ng 18,000 per month. So, paano naman ang house loan process? Actually, this is good for beginners kasi flexible ang payment terms. Pwede siya sa Pag-ibig, in-house, and cash payment. Kung Pag-ibig member ka, ganito ang sample computation. Ang una mong babayaran dito is yung reservation fee na 3,300 pesos. After 30 days, mag-i-start yung tinatawag nating equity or down payment sa loob ng 18 months. At ito ay nasa halagang 2,833 pesos lamang. Habang nagbabayad ka ng equity, ay unti-unti nang tinatayo yung unit na kinuha mo. After ng equity payment sa loob ng 18 months, saka na ito ipapasa sa Pag-ibig for processing, and once approved na ang loan mo, ay pwede ka nang lumipat. Ang babayaran mo naman sa Pag-ibig is nasa 6,047 pesos sa loob ng 30 years. Pero nasa sayo naman yan kung gaano katagal mo gustong bayaran yung loan na kinuha mo. Kung gusto mo ng mas maiksing payment term, kailangan mo lang tandaan na mas maiksing payment term, mas mataas ang monthly amortization at tataas din ang required income salary. Please note na sample computation lang ito dahil gusto ko kayong magkaroon ng idea kung paano nga ba yung proseso ng pagbabayad once kumuha ka ng unit. Marami pa rin factors ang makakaapekto sa price ng kukunin mong bahay depende sa block and lot ng unit na mapipili mo. Isa sa mga factors na yan is kung inner, end, or corner unit ba yung kukunin mo, malapit ba sa entrance, morning sun or afternoon sun, at syempre, consider mo din na baka next month maaaring magbago yung price ng unit na kukunin mo dahil sa price increase. At ang pinaka gusto ko dito is they have an online reservation, which means na hindi mo na kailangan magpunta sa office para lang mag-submit ng requirements at magbayad ng reservation. Kung pinapanood mo ito at interesado ka din, i-prepare mo na itong 4 vital documents na babanggitin ko. Number 1, proof of income. 2, proof of billing. 3, 2 valid IDs. And lastly, birth certificate kung ikaw ay single and marriage certificate kung ikaw naman ay married. So para kanino itong project na to? Well, most of my clients are OFWs, first-time homebuyers, at sa mga first time na mag-invest sa real estate para paupahan, lalo na't malapit sa kakabukas lang na New Clark City. Ito yung mga feedback ng mga clients ko. Inquire ako kung paano kumuha, kung ano yung mga kailangan, tsaka kung kaya ba ng budget. Maganda tsaka affordable sa You can contact me directly through my phone number or click niya lang yung link sa bio ko. Abangan mo din yung susunod ko na video dahil ibibigay ko naman yung details ng mga projects natin sa Pampanga.